Isang maganda at pinagpalang araw sa bawat isa. Maraming maraming salamat sa kabutihan ng Diyos. Lahat ng nanonood dyan, lahat kami na naririto, nananampalataya kami. There is a special blessing. Miracle is going to happen this moment. Hallelujah. Tayo pong lahat ay manalangin. Panginoon, pinupuri ka namin sa iyong kadakilaan, sa napakagandang araw na ginawa mo. Tinataas namin, O Diyos, ang buhay namin sa umagang ito, Lord. Hallelujah. Sasamantalahin namin, Panginoon, ang patuloy na biyaya at pagkakataon na binibigay mo para ikaw ay mapaglingkuran namin. At hayaan mo sa iglesyang ito na pinagkatiwala mo sa amin, kaming lahat na lingkod mo at alipin, Panginoon, maging mabangong samyo, Panginoon, sa iyong harapan ang lahat ng aming gagawin. Panginoon, sa umagang ito, bago ang lahat, humihingi kami ng tawad sa lahat ng pagkukulang sa iyo, sa isip, sa salita, at sa gawa. Hugasan mo kami dahil alam namin ang Diyos na aming sasambahin ngayong umaga, ngayong araw na ito ay isang Diyos na banal. Kaya, Panginoon, nananampalataya kami. Lord, karapat dapat kaming lumapit sa iyo dahil alam namin pinatawad mo na kami. Kaya, Panginoon, sa umagang ito, tinataas namin ang gawaing ito. And also, Panginoon, nag-i-intercede kami sa lahat, Panginoon, na ngayon ay sumasamba sa iyo, naghahayag ng iyong salita, for this is the day that you are made. Ito ay napakagandang araw na ginawa mo. Ito ang araw na mahalaga para sa iyo. Kaya, O Diyos, lahat ng gagamitin mo, lahat ng itatayo mo, especially sa sharing of your message and your words, nananampalataya kami. Si Jesus lamang ang maitataas. Kaya, Lord, makinig ka, Panginoon, tingnan mo ang puso ng bawat isa, especially yung mga nanonood ngayong umaga, Lord, ngayong gabi, Panginoon, sa pangalan ni Jesus, magrema sa buhay namin, Panginoon, ang mensahe mo. Ngayon, Panginoon, hayaan mo, ibalik naming patuloy sa iyo at walang humpay na pasasalamat, pagpupuri at pagsamba at paggalang sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Ito ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Praise God. Pwede ba natin palakpakan ng malakas na malakas ang ating Panginoon? Hallelujah. I just want to share one verse before we start singing praises to the Lord. This verse is from Psalm chapter 30 verse 4 to 5. Sabi dito, si David po yung nagsasalita dito. Sabi dito, sing praises to the Lord, O you His saints, and give thanks to His holy name. For His anger is but for a moment, and His favor is for a lifetime. Weeping may tarry for the night, but joy comes with the morning. I know, ngayon pong araw na to, itong linggo na to, na nagkaroon po ulit ng lockdown, and it might be, probably, it has stolen our joy sa buhay natin, na parang nakakalungkot kasi hindi na naman natin nagagawa yung mga normal natin ginagawa, di ba po? Kaya minsan, nakakaramdam tayo ng lungkot. Pero lagi nating panghawakan, especially kung kayo nanonood din sa bahay nyo, buong pamilya, panghawakan po natin yung promise ng Lord sa atin na there may be weeping in the night, but joy comes in the morning. Panghawakan po natin yun. Masakit, malungkot, may pain, may problema, pero darating ang araw, pagkagising natin sa umaga, all of this, lahat ng sakit na yun, mawawala na because the joy comes only from the Lord. Amen po ba? Sige po, tayo umawit, palakpakan natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Thank you, Jesus. We wanna sing praises to you, Lord, this morning. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Cause when I'm with you, I come alive. My day's full of colors, I dance through the night. When I see you move, I follow your lead. My eyes are on you, and yours are on me. Cause when I'm with you, I come alive. My day's full of colors, I dance through the night. When I see you move, I follow your lead. My eyes are on you, and yours are on. 1, 2, come on, let's say. Hey. In every season,
You give me life. You shine through the darkness. You are my light. My death you defeated. You gave me new life. You've taken my sorrow. My joy is in Christ. Come on, declare it. 'Cause when I'm with you, I come alive. My day's full of colors. I dance through the night. When I see you move, I follow your lead. My eyes are on you, and yours are on me. You give me joy. You give me joy. You give me joy. You give me joy. My sin be your measure. Your grace was the cure. In you I'm victorious. My future secure. 'Cause when I'm with you, I come alive. My day's full of colors. Night. When I see you move, I follow your lead. My eyes are on you, and yours are on me. 'Cause when I'm with you, I come alive. My day's full of colors. I dance through the night. When I see you move, I follow your lead. My eyes are on you, and yours are on me. You give me joy. Joy. You give me joy. Come on. Sing praises to the Lord. Lahat ng may tinig. Hallelujah. Overflowing, your joy is overflowing in me. 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 Overflowing, come on, sing louder, overflowing. Overflowing, your joy is overflowing in me. Overflowing, your joy is overflowing in me. Overflowing, your joy is overflowing in me. Overflowing. Overflowing, your joy is overflowing joy. Your joy is overflowing in me. Overflowing, your joy is overflowing in me. Hallelujah, Lord. We just want to sing praises to you because of the joy, the love, the grace, the encouragement, Lord God, that you are continually providing us and giving us, Lord God. Thank you, Jesus, for your goodness. Hallelujah. And right now, let's continue to worship the Lord by singing that bridge once again, overflowing. Hallelujah. Overflowing, your joy is overflowing in me. 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 Overflowing, your joy is, come on louder, overflowing. Overflowing, your joy is overflowing in me. Overflowing, your joy is overflowing in me. Overflowing, your joy is overflowing in me.
Hallelujah. Thank you, Jesus. Truly, Lord, you're so good in our lives, Lord God, and we just want to give you glory, and we want to bless your name, Lord God, at all times, Lord. Hallelujah. Let's continue to worship the Lord by singing this song. Kahit na marami tayong mga pagkukulang sa Kanya, kahit maraming beses natin siyang nasaktan, patuloy ang kabutihan niya, patuloy ang pag-ibig niya, patuloy ang pagpapatawad niya sa ating mga nagkasala sa Kanya. Kailangan lang natin lumapit, humingi ng tawad, mahalin, papurihan siya ng paulit. Hallelujah. Come on, let's sing. Let's sing with all our hearts. Darkest hours, you're the God who hears me when I'm crying out for help. When my faith is shaking and I'm all struck down, you're the God who sees me, you're the God who says. I will bless the Lord, I will bless the Lord at all times. I will bless the Lord, I will bless the Lord at all times. Thank you, Jesus. Your lavish kindness, I've been washed in grace. You're the God who loves me, I can't keep it to myself. I wanna shout your story, I'm gonna sing you praise. You're the God who's mighty, you set my heart ablaze. I will bless the Lord, I will bless the Lord at all times. I will bless the Lord, I will bless the Lord at all times. I will bless the Lord, I will bless the Lord at all times. And I can face the day, for you are strong to save. And I will bless the Lord at all times. And when give and take, I'll stand on what you say, and I will bless the Lord at all times. Oh, and I can face the day, for you are strong to save, and I will bless the Lord at all times. And when you give and take, Lord, I will bless the Lord at all times. Oh, sing now, I will bless you, Lord. I
Let's sing I Can Face the Day. Then I can face the day, for you are strong to save, and I will bless the Lord at all times. And when you give and take and stand on what you say, strong to save, and now we'll bless the Lord at all times. And when you give and take, I'll stand on what you say, and now we'll bless the Lord at all times. Let's sing this all together. I will bless the Lord, I will bless the Lord at all times. I will bless the Lord, I will bless the Lord at all times. For the last time, let's sing that once again. Jesus. Lord, as of this moment, Lord, some of us, Lord, may be having a hard time, may be having difficulties, Lord, to strive in knowing you more and understanding your grace and your mercy in our lives, Lord God. Sometimes we tend to forget that you are still good, Lord God, despite the things that are happening in our lives, Lord. But your grace is enough, Lord. In this moment, as we sing this song, we just want to feel you, feel your presence, Lord. We just want to know you deeply, Lord. Deeply in love with you, Lord. Hallelujah. Let's sing this. There is a longing only you can feel, a raging tempest only you can still. My soul is thirsty, Lord, to know you as I'm known. Drink from the river that flows before your throne. Let's sing that once again. There is a longing only you can feel, a raging tempest only you can still. My soul is thirsty, Lord, to know you as I'm known. Drink from the river that flows before your throne. Take me deeper, deeper in love with you. Jesus, hold me close in your embrace. Take me deeper, deeper than be deeper in love. Sing sunrise to sunrise. Sunrise to sunrise, I will seek your face.
hope that will abide here in your presence, forever satisfied. Take me deeper, deeper in love with you. Jesus, hold me close with your embrace. Take me deeper, deeper than I ever been before. I just wanna love you more and more. How I long. Take me deeper, deeper in love with you. Jesus, hold me close for your embrace. Take me deeper, deeper than I ever been before. I just wanna love you more and more. How I long to be deeper in love. Deeper in love with you. Jesus, hold me close to your embrace. Take me deeper, deeper than I ever been before. I just wanna love you more and more. How I long. Let's sing that one more time. Take me deeper. Salamat namin, Lord God, na hindi namin ma-express, Panginoon, dahil ang salita namin, Lord God, ay limitado lang, Lord. But Lord, thank you, Lord. Thank you for restoring the joy, Lord God. Every time na lumalapit kami sa iyo, nandyan ka. Paulit-ulit kaming niyayakap, tinatanggap, pinapatawad, Lord. And we wanted to dedicate this day to you, Lord. We just want to know you more, sing praises to you. And samahan niyo kami, Panginoon, ngayong umaga na to, Lord God. We want to declare, Panginoon, Lord God, your goodness in our lives, Lord, your love and your unending grace, Lord God, that continually saves us, Lord. Thank you, Jesus. And this morning, Lord, we lift your name up, Lord. We give you the highest glory, the highest adoration, Lord, the highest praises that you deserve. In Jesus' name we pray. Amen. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. And hindi po naging hadlang yung sitwasyon natin ngayon para hindi po tayo maka
dalo sa pananambahan. And maraming salamat po sa bawat buhay ng isa sa inyo. At andito tayo, sama-sama, nagkakaisa. And especially po, doon po sa mga nanunood sa oras pong ito, pagpalain po tayong lahat ng Panginoon sa atin pong mensahe sa umaga pong ito. Buksan po natin ang atin pong mga Biblia dito po sa Colossians. Colossians chapter 2, verse 6 to 7. Ito po yung sinasabi. Sa Tagalog, sabi niya, sapagkat tinanggap na ninyo si Kristo Jesus bilang Panginoon, mamuhay kayo sa paraang karapat-dapat sa Kanya. Magpakatatag kayo at patuloy na lumago sa pagkakilala sa Kanya. Magpakatibay kayo sa pananampalatayang itinuro sa inyo at lagi kayong magpasalamat. Sa English po, paki-ano natin sa English. Ito po yung sinasabi, as then you took Christ Jesus, the Lord, suguon in Him, rooted and based together in Him, strong in the faith which the teaching give you, giving praise to God at all times. May sinabi ni rooted and based together. Sige po, tayo pong lahat ay sumandaling manalangin bago po tayo mag-aral ng atin pong nabasa. Mapagpalang Diyos, Ama, sa pangalan ni Jesus, maraming salamat, Panginoon, sa oras na ito na kami po ay dinako niyo, O Diyos, sa lugar na ito upang mag-aral ng inyo pong salita. Panginoon, samahan mo po kami ng inyo pong banal na espiritu at hinihiling ko po sa inyo, O Diyos, ang inyo pong karunungan, ang inyo pong kalwalhatian ng siya pong mahayag sa oras na ito, maging sa mga nanonood, Panginoon, hinihiling ko po, O Diyos, abutin mo po ang kanilang pangangailangan sa oras na ito. Salamat. Pagpalain niyo po kami. Gamitin mo po ako ayon po sa inyong kalooban. Itago mo po ako, O Diyos, sa inyong banal na cross ng ang iyong kapangyarihan ang siyang mahayag sa umagang ito. Salamat sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Ito po ay sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Colossas na nasa ano po sila, nasa under persecution ng Roman Empire. At makikita naman po natin kung ano ang sitwasyon ng mga tao pag sila po ay under persecution ng isang government. Diba? Lalo na sa panahon po natin ngayon, parang under persecution na rin tayo through COVID. Di tayo makalabas. Diba? Di tayo makalabas. Pag wala kang vaccine, di ka makalabas. Pwede kang lumabas doon lang sa harap ng bahay mo. And okay lang. Para sa akin naman okay lang. Kung di ako palabasin, mabubuhay naman ako. Okay lang. Wala namang problema sa akin. Balik po tayo sa atin pong pinag-aaralan sa umaga pong ito. Ito po ay sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Colossas. And that time, si Apostol Pablo po ay nakakulong kasama si Timothy. At ang nagsulat po ng Colossas, walang iba po si Pablo at si Timothy. At nakapagdala po nito sa Colossas, si Epaphras. Isang lingkod ng Diyos na nagturo rin sa kanila. Now, habang si Apostol Pablo po ay nakakulong sa Roma, hindi siya nagpabaya. Andoon pa rin yung patuloy na kanya pong yung kanyang eagerness na patuloy na mapangalagaan ang bawat churches na kanya pong iniwanan, kagaya ng Colossas. Ano po?
Nasulat po ito noong AD 58 hanggang 62. At ang purpose po nito, ang purpose po ng pagkakasulat ng Colossus, ito po ay about Christian ethics. Kung papaano makisama ang isang Kristiyano sa kanyang pamilya, sa trabaho, sa komunidad, especially sa church. Anong klaseng Kristiyano ka ba pag nasa loob ng church? Anong klaseng Kristiyano ka ba pag nasa labas ka ng iyong tahanan? Lagi kong naririnig kay Pastora, kumusta kaya ang buhay mo pag wala ka sa church? Christian ka lang ba pag nasa church ka tuwing Linggo? And paglabas mo ng bahay, unbeliever? Di ba? Ito po ang pag-aaralan po natin ngayon. Topic po natin ay buhay Kristiyano. Ano ba ang buhay Kristiyano? Ano ba ang buhay mo ngayon? Ito po ay tanong ko sa inyo, ano ba ang buhay nyo ngayon? Nakatayo pa ba kayo? Namumuhay pa ba kayong may takot kay Kristo, may takot sa Diyos? Ito ang tanong ng atin pong pinag-aaralan. Mayroon pong tatlong klase ang buhay ng Kristiyano. Tandaan po natin, mayroong natural. Yung natural, yung nabubuhay ka lang as in tinawag ka lang na Kristiyano. Pangalawa, yung spiritual Christian. Kristiyanong namumuhay kahit anong oras, kahit anong araw, kahit nasa labas at nasa loob ka ng simbahan, nasa loob ng tahanan, matatawag kang isang Kristiyano dahil sa iyong attitude. Diba? Maraming Kristiyano sa panahon po natin ngayon, nagda-drive, nagit-git ng kasabayan, na-overtikan, ihinabol, nakipag-overtik din. Tapos nakipagdaldalan din. Totoo yun. May Kristiyano na pagkalabas ng simbahan, nayaya ng barkada, tumagay, nag-shot. Ito po yung realidad. At kahit sa panahon ng mga taga-Colossus at sa panahon nung early church, mayroong ding mga carnal Christian. Pangatlo, carnal Christian. Ano ba yung carnal Christian? Kristiyano ka pero gumagawa ka pa rin ng mga makamundong bagay. Especially mga kabataan. Oh, ito po ay hindi pa tama sa inyo ha. Pinag-aaralan natin ito. Para ano? Para matuto tayo ng tamang ethics o tamang pamumuhay bilang isang Kristiyano. Diba? Kasi hindi pwedeng sabihin mo lang na ay Kristiyano ako. Eh pwede ko rin sabihin 'yun eh. Pwede ko rin sabihin sa iyo Kristiyano ako, magpretend ako, pwede rin. Pero yung ginagawa ko, ano ang ginagawa ko pagdating sa labas? Diba? Minsan, akala natin, nung once na matanggap natin si Kristo as a Savior, okay na tayo. Diba? Akala natin, nung tinanggap natin si Jesus Christ, okay na tayo. Kristiyano na tayo. No, nagkakamali ka. Tama po yun, tanggapin mo si Kristo dahil walang ibang tagapagligtas na ibinigay sa silong ng langit na sukat ikaligtas ng tao. Ang pangalang Kristo. At siya lamang ang napako doon sa cross para sa ating mga kasalanan. Ngayon, magtatanong ka, ano ba ang Kristiyano? Ang Kristiyano ay ang mga taong sumusunod sa kalooban ni Kristo. Ibig sabihin, you are Christ-like. At namumuhay ka ayon sa kanyang kalooban.
Kung ganun ang ating pananaw, di ba, kasi tinanggap ko naman si Kristo eh, pwede na eh, wardi-wardi na ako, relax-relax na ako. Kung ganun ang ating pananaw sa buhay bilang isang Kristiyano, nagkakamali po tayo. Dahil ang isang Kristiyano ay mayroon kang party o mayroon kang dapat na gawin, hindi ka gumagawa para maligtas, kundi gumagawa ka dahil sa kaligtasan, dahil sa bunga ng kaligtasang ipinagkaloob sa iyo ni Kristo. Kasi ito po yung problema, ito yung suliranin sa loob ng mga church noon. Nasakop sila o napasok sila ng mga false teachers. Yung mga false teachers na yan, ito yung mga judaizer na kailangang magpatuli ka para maging buo yung pagiging Kristiyano mo. Buti na lang, walang mga Hudyo sa atin. May Hudyo pa ba? Di ba? Tapos may mga turo doon na hindi na totoong mabubuhay si Kristo kasi nabuhay na noon pa. Oh. Tapos may mga pilosopiya na ganito. Ang babae para sa lalaki, ang pagkain para sa tiyan, ang lalaki para sa babae, ang babae para sa lalaki, at ang pagkain para sa tiyan, magpakasarap ka habang nabubuhay ka dahil pagdating ng araw, wala ka na. Ganun yung mga pilosopiya nila. But, ang itinuturo ng Diyos, dito po, sa atin pong pag-aaralan ngayon, ay mayroon pong ibinigay si Apostol Pablo na tatlong practical ways of living as a Christian believers. Practical. Ibig sabihin, hindi mo kailangan pahirapan yung sarili mo. Kasi ang akala natin, para maging Kristiyano ka, pagdating ng mahal na araw, mag-ano ka? Paluin mo yung sarili mo, pahirapan mo. Hindi. Ang ibinigay ni Apostol Pablo na tatlong practical na pamamaraan para mabuhay kay Kristo. Number one, rooted and built up in Christ. And verse 6-7. Rooted and built up in Christ. Rooted is an agricultural term. Kita mo yung term ni Apostol Pablo ay talagang kinuha niya yung puno na nakatanim sa gilid ng batisan o sa may malapit sa tubig. 'Di ba? Ano ba ang magiging resulta ng isang puno pag siya po ay nakatanim sa tabing batisan? Mayroon siyang ugat na malalim na ugat. At makikita yan at makikita na maganda ang pagkakatanim ng punong iyan sa kanyang mga sanga. Mahaba ang kanyang mga sanga, matataba, pati ang kanyang mga dahon, pati ang kanyang mga bunga. Bakit ginamit niya yun? Ang nais ni Apostol Pablo, yung ating pananampalataya kay Kristo ay nakaugat. Gets nyo? Nakaugat kay Kristo yung ating pananampalataya. Katulad ng punong kahoy, bakit sinabi niya? Kasi pag ang buhay mo ay nakakunik kay Kristo, sabi diyan, nakaugat ka kay Kristo at lagi kang nakadepende kay Kristo, anumang pagsubok ang dumating sa buhay mo, kahirapan man ito, pagsubok, temptation, nakatayo ka pa rin matatag dahil si Kristo ang kaagapay mo. Built up is an agricultural, an architectural term. Pag sinabing built up, ano yan eh? Term ito ng mga inenhero o mga engineer or kaya ng mga arkitekto. Pag maganda ang pagkakatayo mo sa isang gusali, at naglagay ka ng matitibay na pundasyon,
tandaan mo, ang building na itatayo mo ay matatag, matibay. Hindi kayang gibain ng gaano man kalakas na lindol. Ibig sabihin, sabi ni Apostol Pablo, mabuild up yung buhay Kristiyano mo na nakaakibat kay Kristo. Kasi bakit? Kung ang buhay mo, wawardi-wardi ka lang at hindi ka namumuhay ng ayon sa kalooban ng Diyos, ayon sa kalooban ni Kristo, tandaan natin. Ito na yung sinasabi ko sa inyo kanina. Carnal Christian. Pag carnal Christian ka, tandaan mo, hindi ka pagpapalain ng Diyos sa lahat ng aspeto ng buhay mo. And even the natural Christian ka lang, natural na Kristiyano ka lang, hindi ka pagpapalain. Bakit? Ang nakaupo sa trono mo, ikaw, hindi si Kristo. Kinakailangan na ang isang Kristiyano, yung trono mo, iwan mo sa Diyos. Hayaan mong siya ang maghari sa buhay mo. Pag spiritual Christian ka. Pero pag hindi, wala. First, we are to be rooted and built up in Christ. Una, dapat mas lalo pang lumalim yung pagkaunawa mo patungkol kay Kristo. Mas lalo pang tumatag yung buhay mo pagdating kay Kristo. Kasi bakit? Hindi ka na nabubuhay bilang isang Kristiyano, hindi ka na nabubuhay ngayon para sa sarili mo lang. Nabubuhay ka na ngayon dahil kay Kristo. Sabi ni Apostol Pablo, sa mamatay, sa mabuhay, kay Kristo pakinabang. Ngayon, iba eh. Iba yung nangyayari ngayon. Sa mabuhay na may ayuda, pakinabang. At pag may vaccine, go ka lang. Hindi ko po kinukontra yung vaccine. Hindi ko kinukontra yung ayuda. Basta ang paninindigan ko, ito ako. Kung kukunin ako ng Panginoon, ayaw kong mabahira ng anumang toxic chemical yung aking katawang lupa. At kung nanaisin ng Diyos na mamatay ako, okay lang. Basta ang paninindigan ko, nagtitiwala ako kay Kristo sapagkat siya lang ang makagagawa, ang may magagawa sa buhay ko. Ito yung dapat nating maunawaan. Na hindi ka nabubuhay ngayon bilang isang Kristiyano para sa sarili mo lang. Nabubuhay ka para mapapurihan mo siya. Di ba? The most important part of the tree remains underground. Pinaka-importante sa isang punong kahoy kung ano ang iyong ugat sa ilalim. Baka pagdating ng signal number 1 na bagyo, bunot ka kaagad. Pero pag may matibay ka na ugat, na nakaugat ka talaga kay Kristo, tandaan mo, kahit anong bagyo ang dumating sa buhay mo, at even ang kahirapan na nararanasan natin sa panahon ngayon, hindi ka magdadalawang isip dahil may Diyos ka na nag-iingat sa iyo. Ako sabi ko, kahit ihalo mo ko sa milyon-milyong tao ngayon, hindi ako natatakot dahil hindi ako mahawaan ng anong yan. Ito yung paninindigan ko. Ewan ko sa inyo. Ang kailangan lang para mag-ugat ka ng maayos kay Kristo, magbasa ka ng Biblia. Patuloy mong i-meditate ang Word of God dahil ito ang magpapatibay ng pananampalatayang kung ano ang mayroon ka ngayon. Panalangin. Minsan kasi ito yung nalilimutan natin eh. Panalangin.
isa ito sa booster ng isang mananampalataya. Di mo kailangan magpa-injection para lumakas ka. Manalangin ka sa Panginoon. Hindi ako nagtatanim sa inyo ng kung anumang gusto ko. Ang gusto ng Diyos, magkaroon tayo ng matibay na pundasyon sa Kanya. Paano titibay ang pundasyon mo? Na kung ang Biblia na iyong plano, na iyong sinusundan, ay di mo kayang basahin. Maghuhukay ka lang ba hanggang tuhod? Maglalagay ka ng mga bakal na tama lang? Pagkatapos, pag umulan, pag bumagyo, ayun na, wash out ka na. Hindi po ganun ang nais ng Diyos. Ang nais ng Diyos, magpakatibay ka sa pamamagitan ng pagbabasa ng Biblia at pakikipagniig sa Kanya. Huwag po natin i-ignore ito. Huwag po nating, sabi dyan, ipagwalang bahala. Ang pagbabasa ng Biblia, importante ito sa atin. Kami ni Pastora, hindi kami makatatayo dito. Hindi kami makapagsasalita ng aming sarili lamang. Kundi pinag-aralan namin ito, nagsubsub kami, nagsunog kami ng kilay para matutunan namin ito. Di ba yung mga nag-aral? Sino yung mga nag-aral? Bakit kayo nandyan ngayon? At naging matagumpay kayo sa inyong karer, sa inyong karera. Bakit naging matagumpay kayo? Dahil pinag-aralan nyo ang kung ano ang mayroon kayo. Di ba? Ito yung katotohanan eh. Ngayon, paano ka magiging matagumpay na isang Kristiyano at paano ka magiging matibay ang iyong pananampalataya o ang iyong paninindigan sa Diyos? Kung hindi ka man lang nag-aaral ng salita ng Diyos. Di ba? Ganun lang yun eh. Built on the Lord Jesus Christ in that this is the foundation for growth and life as a believer. We are members of God's household built on the foundation of the apostles and prophets. Ano yung sinasabi niya na foundation? Yung mga itinuro ni Epaphras sa mga taga-Kolosas. At ito yung pinag-aaralan natin ngayon, mga itinuro ni Apostol Pablo. Para maging malakas ka sa pananampalataya mo, kailangan pag-aralan mo to. Ano ba ang katangian ng isang Kristiyano? Ang isang Kristiyano ay mayroong kababaang loob. Ang isang Kristiyano ay hindi na nakikisalamuha sa sanlibutan. Ang isang Kristiyano ay hindi na naglalasing. Ang isang Kristiyano ay hindi na magnanakaw. Ito yung tinuturo ni Apostol Pablo. Kahit basahin niyo ang buong Korinto pa, ang Kolosas, ang Ephesian, ganoon ang kwento nila eh. Kumusta ang kwento natin bilang Kristiyano ng Pilipinas, ng San Mateo? Itong nangyayari sa panahon po natin ngayon, call time. Okay, call time ito ng Diyos. Tama. Dapat kung natutulog kang Kristiyano, magising ka na. Di ba? Magising ka na kung natutulog kang Kristiyano at kung nagwawardi-wardi ka lang, nagre-relax-relax ka lang na Kristiyano, aba, baguhin mo na ang buhay mo sa panahon ngayon. Kasi kung totoong call time ito ng Diyos, bakang biglang mamaya, pagtulog mo, biglang dumating ang Panginoon, namumuhay ka sa pagiging karnal, sorry ka. Di ka pwedeng sumama. Kasi bakit? Yung mga justified people lang ang kailangan doon. Pero kung patuloy kang namumuhay sa kamunduhan, tandaan mo, baka pagdating mo doon sa langit, huwag ka dyan. Huwag ka dito. Di mo pinamuhay yung itinuturo sa iyo.
magising na tayo. Dahil ito ang tama bilang isang Kristiyano. Establish in faith. Pangalawa, the second step is being strengthened in faith. Pangalawang, ang pangalawang practical na paraan para mamuhay bilang isang Kristiyano, maging established ka sa iyong pananampalataya. Anong establish? We begin our journey with Christ by faith. Ano man ang nangyayari sa panahon mo ngayon, ano man ang nangyayari sa buhay mo, patuloy kang manindigan kay Kristo. Pag sinabing establish, ibig sabihin, buo yan. Pag-establish yan. Ibig sabihin, ang doktrina na nasa kanya, buo. Lahat ng sirkumstansya ng buhay, alam niya. Becoming increasingly more confirmed in establishing faith. Colossians chapter 2 verse 7. Example, yung pananampalataya, parang muscle. Diba? Parang muscle lang yan. Parang muscle. Pag sinabing parang muscle, para manatiling malaki ang muscle mo o para malaki yung katawan mo, kailangan mo mag-ehersisyo. Diba? Kailangan mo mag-ehersisyo. Tapos sasabihin mo, ba't ang liit ng muscle ko? Why? Hindi ka naman nag-i-exercise eh. Ba't maghahanap ka ng malaking muscle? Hindi ka naman nag-i-exercise. Di ba? In example ni Apostol Pablo, sa puno, sa agricultural term and architectural term, ngayon, binigyan ko naman siya ng isang example. Sabi ko dyan, ang isang muscle para mapanatili mo na maganda, lalo na yung pangangatawan mo, yung mga abs mo, kaso lang tabs na eh. Di ba? Kung gusto mong manatili ang gusto mong pangangatawan, mag-i-ehersisyo ka. Parang isang Kristiyano. Ang isang Kristiyano, pag hindi ka nag-bra-practice, pag hindi ka nagbabasa ng Biblia, ulitin ko ulit. Kasi ito yung plano o ito yung mapa ng buhay natin para maganda ang buhay mo. 'Di ba? Pag maganda ang buhay mo, ibig sabihin o pag maganda ang pangangatawan mo, ibig sabihin, aba, praktisado 'to. Sabi niya, batak tong taong 'to. Bakit? Lalaki ng muscle. Pero pag isang Kristiyano ka, gusto mo na maging malakas ka, lalo na sa Panginoon, gusto mong manatili yung pagiging matibay mong mananampalataya sa harapan ng Diyos at gusto mong laging mananagumpay na mananampalataya, mag-practice ka. Kasi bakit? Baka malaki ang katawan mo, patpati naman ang espiritu mo. Di ba? Baka malaki katawan mo, baka ang taba mo eh. Yun pala, ang espiritu mo, ang payat na. Lumalaki ka lang sa katawan, hindi sa espiritu. Di ba? Dapat maging balanse. Dapat maging balanse yung ating buhay. Ano po? And number 3, overflowing with thankfulness. Overflowing with thankfulness. We are to abound and overflow with thanksgiving and gratitude. A life that overflows with gratitude shows maturity. Sabi diyan, pag ang isang tao ay overflow o nag-overflow,
through the Spirit, makikita natin dyan yung buhay niya ay laging nagpapasalamat sa Diyos. At ito ang tanda ng isang mature Christian. Ano ba ang mature Christian? O sige, tingnan po natin ha. Ang mature Christian, hindi na usapin ang tithes in offering. Tama ba? Hindi na usapin ang tithes in offering. Kahit wala nang mag-exhort dito about tithes in offering, pag totoong mature Christian ka, alam mo na ang ibibigay mo para sa Diyos. Kasi pag pinag-usapan po kasi natin yung maturity, maraming masasagasaan. Diba? Pag mature Christian ka, hindi usapin sa loob ng bahay. Diba? Mga youth, hindi usapin sa loob ng bahay na kisyo si ganito, si tigas ng ulo. Kisyo si ganito, grabe. Dapat wala na yung maganong term. Di ba? At minsan, ang nakakalungkot, ito. Kala ko, binago na ng Diyos to. Wow! Parang mapupulaan tayo eh. Di ba? Ito yung totoo eh. Pag pinag-usapan, maturity. Di ba? Pangalawa, pagsunod. Ibig sabihin, pagsunod, marami na naman tayo masasagasaan. Paano nyo ba ako sundin bilang pastor? Kailangan bang panungunahan nyo ko? The more na hindi ako gumagawa ng anumang kasalanan, huwag nyo akong pangunahan. Dahil ako ang pastor na itinalaga ng Diyos para manguna sa inyo. Gets nyo? Ibig sabihin, sa loob ng isang church, hindi na usapin kung sino ang dapat sundin. Gets nyo? Kasi ito ang totoo eh. Government, example, ako ang presidente, kayo yung mga sundalo. Pag sinabi ko, lusobin nyo, anong gagawin nyo? Magdi-disobey kayo? Demote kayo lahat. Ito ang motto ng isang sundalo. Pag inutusan ng commanding in chief, ganito ang ano niya, ang pagtugon niya. Obey first before you complain. Nawa po nauunawaan niyo ko. Ito ang buhay ng Kristiyano eh. Kaya nga pinag-uusapan natin ngayon ethics eh. Ito ang itinuro ni Apostol Pablo doon sa Colossus. Kung papaano mamuhay bilang isang Kristiyano. O ito yung sinabi niya. O, natutunan ninyo ito kay Epaphras, ang aming kamanggagawa, isang tapat na lingkod ni Kristo at kinatawan ninyo. Colossians chapter 1, verse 7. Ito po yung ano, ito po yung previous chapter. Sabi niya, sa tin, sa gayon, makakapamuhay na kayo ng karapat-dapat. Pag sinabing karapat-dapat, walang kapintasan. Kalugod-lugod sa Panginoon, sasagana sa lahat ng uri ng mabubuting gawa at lalawak ang inyong pagkakilala sa Diyos. Meron mo ito yung sulat ni Apostol Pablo sa kanila.
i-relate natin ngayon itong ating sarili ngayon. Pag pinag-aralan po natin yung itinuro ni Apostol Pablo doon sa mga taga-Kulusas, tandaan nyo, ito yung tinatawag na putulan ulo. Kaliskisan tayo. Kasi bakit? Dapat po tayong mamuhay nang walang kapintasan sa harapan ng Diyos. Oo, totoo yun, tama yun. Na mayroon po tayong mga flaws. Mayroon po tayong mga pagkakamali. Eh, patuloy ba tayong mamumuhay doon sa mga pagkakamali na yun? Hindi. Bakit natin pinag-aaralan ito? Para yung mga pagkakamali na yun, may tuwid. Di ba? Ma-overcome natin yung lahat ng mga pagkakamaling yun. Ngayon, pag na-overcome mo yun, overflowing with thanksgiving to God. Mag-overflow yung pagpapasalamat mo sa Diyos. Bakit? Natutunan mo yung itinuturo ni Apostol Pablo. Natutunan mo yung itinuturo ng mga nagsasalita dito. Di ba? A life that overflows with gratitude show maturity. Sabi diyan, pag ang buhay mo ay nag-overflow na, sabi diyan, lagi kang nagpapasalamat sa Diyos at ito yung tanda o ito yung picture na ikaw ay mature talaga, totally mature sa harapan ng Diyos. When we are established in Christ and we secure growing in faith, able to see God's moving in each and everything circumstances, then thanksgiving abound. Sabi niya, thanksgiving abound. Ano ba yung abound? Sumasagana. Yung pasasalamat mo sa Diyos. Bakit? Naunawaan mo eh. Naunawaan mo ang itinuturo niya. This is a beautiful picture. Sabi diyan, ito yung napakagandang imahe o larawan na ikaw nga talaga ay tututaling binago ng Diyos. Rooted, secure, strong, able, and mature. Pag sinabing rooted, yun na pong ating pinag-aralan. Secure, pag secure, lagi kang iniingatan ng Diyos sa lahat ng oras. Kaya sabi ko nga kanina, kahit itong pandemic na to, saan ka man magpunta, bago ka umalis ng bahay, Lord, huwag mong kantahin, patawad. Huwag namang ganun. Harap ka sa Diyos. Humiling ka, Panginoon, saan man ako magpunta, makahalo man ako sa mga may COVID, iingatan mo ako. Ito yung sinasabi diyan, ito yung bunga ng iyong total na pagtitiwala sa Diyos o yung totally na pagtitiwala mo sa Kanya, andyan na yung pag-iingat. Halimbawa, ako yung tatay nyo, papayag ba ako na mapahama kayo? Hindi ako papayag. Bubuwis ko ang buhay ko para sa inyo. Diba? Pinatunayan ni Kristo eh. Pinatunayan ni Kristo para maprotektahan, maproteksyonan lahat ng tao na pwedeng mapunta sa impyerno, binigay niya ang kanyang bugtong na anak na si Jesus. Kaisa-isang anak, si Kristo, napako sa cross para sa ating mga kasalanan. Ganon, mag-ingat ang Diyos. Secure, strong. Saan ka pa? Doon ka na sa malakas. Di ba, mga means? Able and mature. Huwag maging immature. Dapat mature. Na napagsabihan lang ni Pastor Ray, ayaw na. Ano ba yun? Di ba?
nakarinig lang ng hindi magandang salita. Ayaw ko nang magsimba dyan. Ano ba yun? Hindi ganun ang attitude ng isang Kristiyano. Ang attitude ng isang Kristiyano, pag makarinig ka ng salita, ng pangangaral ng isang pastor o lingkod ng Diyos, sa ikabubuti mo yan. Tandaan niyo po, hindi kami magsasalita dito para patamaan kayo. Hindi kami tatayo dito yung para sa amin lang. Tatayo kami dito dahil ang mensahe ng Diyos ang dala namin para sa ikabubuti niyo. Ganun ang lingkod ng Diyos, parang isang magulang. Sabi nga ni Sister Cha, talaga na-bless ako doon sa sinabi niya. Gusto niya nang umayaw, pero nararamdaman niya. May taong nananalangin sa kanya. Ito po ang katangian ng isang pastor. Bago matulog, Lord, kumusta po ang aking mga tupa na ipinagkatiwala mo? Ingatan mo sila. May mga karamdaman pagalingin sa pangalan ni Jesus. Kahit nakatayo, Lord, ingatan mo sila. Tawag nga sa amin, parang baliw. Kahit walang kausap, nagsasalita. Sampul ko po sa inyo, amang nagluto ako, Lord, pasarapin mo ang luto ko. Hindi naman ako chef . Pero sabi nila, pag natitikman nila luto ko, wow, ang sarap. Pabalik-balik sila. Alas 11 pa lang, wala na kaming ulam. Sabi ko, bakit? Pinag-awagawan . Minsan nakakadalawang bisis akong luto. Nauubos. Kasi bakit? Sabi ko, Lord, habang nagluto ako, Lord, pasarapin mo ito. Kahit di sila manalangin para kumain, Lord, pagpalain mo ito, maging kalakasan ng katawang lupa nila. Lahat ng hawakan ng aking kamay, Panginoon, pagpalain mo ito. Ito yung tanda ng isang mature na Kristiyano. Na sa lahat ng araw, sa lahat ng oras ng buhay mo, kinakailangang bago ka tumalon sa bahay mo, uunahin mo siya. Lord, saan man ako magpunta, ingatan mo ako. Pagpalain mo lahat ng mahawakan ko, lahat ng dadaanan ko, Panginoon, pagpalain. I-practice nyo po, challenge ko sa inyo. Sasabihin nyo, tama pala si Pastor. Diba? Complete and continually bringing glory to God through a life of gratitude. Dapat sa lahat ng oras, sa lahat ng araw, bago ka matulog, huwag mong kakalimutan na lagi kang magpasalamat sa Diyos sa mga biyayang natatanggap mo. At hindi lang doon sa mga biyayang natatanggap mo dapat kang magpasalamat sa Diyos, kundi dapat kang magpasalamat sa Diyos sa pag-iingat niya sa iyo. Sa buhay na patuloy na ipinagkakaloob niya sa iyo. Ito ang dapat na maging buhay ng isang Kristiyano. Ngayon, pag ang lahat ng ito ang tatlong praktikal na pamamaraan para maging para mabuhay ng isang may matibay na pundasyon kay Kristo, pag nasa iyo ito, tandaan mo, ito ang sinasabi ko, makita ka pa lang ng tao, bliss na sa iyo. Kasi bakit? Namumuhay ka na laging kasama ang banal na Espiritu ng Diyos. May pastor ako noon na laging pag nakikita ko siya, yung postura pa lang, yung kanyang labas na pang na yung anyong panlabas niya pa lang, pag nakikita ko, bliss talaga ako. Bakit? Ano ang mayroon siya? Tandaan po natin, conclusion. Pag ikaw ay patuloy na namumuhay na nakalulugod sa harapan ng Diyos, tandaan mo,
magaan ang lahat ng bagay. Personal na buhay, hindi ka mabibigatan. Nabasa ko yung ano, yung caption ni ano ni Brother Robert. Natouch ako. Sa lahat pala ng ginagawa mo, pagpapakasakit mo, parang wala lang. Pero nung binalikan niya, yung lahat ng ginawa ng Diyos sa kanyang buhay, doon niya naalala na totoong buhay pala ang Diyos na gumagawa sa bawat buhay natin. Ito po ang pagkatatandaan natin. Ang nais ng Diyos sa bawat isa sa atin, lumakad tayo ng ayon sa kanyang kalooban. Makalalakad lang po tayo ayon sa kanyang kalooban sa pamamagitan ng kanya pong banal na kasulatan. Lahat naman tayo, pag gumamit tayo ng aircon, mayroon siyang manual. Diba? Pag gumamit ka nito, may manual kung paano mo siya gagamitin. Ang buhay ng isang Kristiyano para maging matured, maging maayos ka bilang isang Kristiyano, lagi mong basahin ang Biblia. Ito po ang nais ng Diyos sa atin. Huwag pa wardi-wardi, lumakad po tayo ayon sa kanyang kalooban. Panginoon, salamat po o Diyos sa oras na ito. Sa inyo pong mga salita o Diyos, pagpalain mo po ang bawat nakinig. At sa mga nanonood po, Panginoon, sa oras na ito, mangusap ka sa bawat buhay nila. Gawin mo pong pagpapala ang mensaheng ipinagkaloob mo po sa oras na ito. Maraming salamat po o Diyos. Pagpalain niyo po kami sama-sama. Ingatan mo po ang bawat mga kapatid namin na nasa ibang bansa, nasa ibang lugar, Panginoon, nasa saang mang lugar sa oras na ito. Ingatan mo po ang bawat isa sa amin, O Diyos. Pagpalain niyo kami sa pangalan ni Jesus. Amen and Amen.